Good day mga gaw. Yan, ito po yung sitwasyon namin dito ngayon dahil po ito sa Bagyong Christine. Pangatlong araw na po ngayon dito na ganito po kalakas yung hangin. So ngayon naman po, oras ay alas 12 pasado ng tanghali. Yan, sobrang lakas po ng hangin at saka maitim na yung kaulapan dito sa amin sa Northern Mindanao, particularly sa Misamis Occidental. So, ito pong alaga ko dito ay hindi pa po nakapagpahinga dahil po sa tatlong araw na po yung sunod-sunod na ulan dito sa amin. Yan. So, medyo malakas na yung hangin dito, mga agaw. At yung sa nakita ko nga sa balita ay binabaha na po yung ibang lugar. Lalong-lalo na po doon sa Bisaya, sa may Leyte, Samar. At saka yung sa Albay at saka Bicol. So, keep safe po sa lahat. At palagi po tayong manalangin na sana ay malusaw na itong Bagyong Christine na to, na hindi na po ito magdudulot ng malaking pinsala sa lugar natin. Ayan na po yung kaulapan dito sa amin agaw at nagsisimula na pong umulan. At medyo malakas po yung ulan dito sa amin. So kanina po ay medyo maliwanag na yung paligid, yung kaulapan. Pero ngayong tanghali, bandang tanghali, ay nagsisimula na naman pong lumakas yung hangin. At basang-basa na rin po yung mga alaga ko dito mamaya. Yan. So, maitim na yung kaulapan agaw at nagsisimula na po yung malakas na ulan ngayon. So, nagsitakbuhan na po yung mga alaga natin. Sumisilong na dun sa malaking kulungan. Yan, kawawa naman po itong mga alaga natin dito mga gaw. Dahil prone po sila sa sipon pag ganito pong klima ng panahon ang kanilang aabutan. Yan, nagsitakbuhan na po. Yung iba dito nakisilong, pero pag lalong lumakas itong ulan ay papasok sila dun sa may malaking kulungan. Buti na lang ay pabugso-bugso lang yung hangin dito. Di katulad kahapon na medyo tuloy-tuloy po yung hampas ng hangin dito na malalakas. So ngayon ay medyo pabugso-bugso na lang. At yun pa man ay makapagdulot pa rin po ito ng pinsala kapag hindi po ito huminto. Yan po yung mga alaga natin mga agaw. Kalat-kalat lang po sila dito. Yan. Sana ay mawalan itong bagyo. Para naman po ay hindi na makapaminsala. Lalong-lalo na po doon sa mga lugar na talagang sinalanta po ng Bagyong Christine. So ganun pa man po ay mag-ingat po lang po tayo palagi. Talagang hindi po natin maiiwasan na may papasok po na bagyo dahil po tropical country po dito sa Pilipinas. At yan, laging handa na lang po tayo sa mga ganitong kalamidad. At medyo sanay na naman po tayo sa ganitong sitwasyon. So patuloy na po tayong manalangin, magdasal na sana naman po ay mawala o malusaw na itong Bagyong Christine. Yan, bagya na pong uminit ito. Kaya lang po yung hampas ng hangin ay malakas pa rin po. Yan. So, delikado pa rin po ito. Dahil kahapon po ay meron na pong puno na naputol dun sa looban. Kaya yung linya namin ng kurente ay naputol din. Pero na-repair na po kahapon ng hapon. Binalikan na po ng electric cooperative dito sa amin. Kinabit na pong muli. Yan, yung maririnig nyo po yan, malakas po yung tunog ng hangin. Pag dumaan po sila dito sa may kakahuyan. Yan, kita nyo po. Sumasayaw na po yung mga kahoy dito. Punong kahoy. So, ayan na naman po yung nagbabadyang ulap. Maitim na ulap.
Ayan, pakinggan nyo po gaw. Yun po yung puno ng niyog, sumasayaw na. Tsaka yung mga kahoy dito sa katabi nila. Ayan. So, yun po yung tunog ng hangin. Kapag hinahampas po nila yung mga punong kahoy dito. So meron pa pong mga malalaking kahoy dito sa amin. Kahit na meron pang mga meron ng mga kabahayan na bagong tayo, pero yung mga area dito ay meron pa rin pong mga bakante, kaya andyan pa rin po yung mga malalaking kahoy. Ito po yung naputol na linya ng kable ng kurente kahapon. Dahil po may puno po natumba doon sa likod. Kahapon po ay nirepair naman po. Kinonek na po nila ulit kaya nagkakurente na din po kami kagabi. So, ayan. Ayan, sumasayaw na yung mga puno dito. Ingat-ingat lang po palagi. So, ayan po yung manukan natin. Ayan, sa may likuran ng bakon na yan. Narinig na po yung tunog ng hangin. Malakas. Ayan na naman po yung maitim na ulap pong agaw. Bumalik na naman po. So mag-ingat na lang po tayo lahat. At saka manalangin. Ayan. Yung mga dahon na medyo laya na ay lumilipad na. Ganyan po kaitim yung ulap. Bali, parang kumpol po siya ng ulap. Kasi dito po ay medyo maliwanag. Pero sa bandang dito, ay yan, kita nyo po yan. Sobrang itim. Pag yan ay nagiging ulan at babagsak dito ay sigurado po maraming tubig po yung maiipon niya dito sa kalupaan. Ayan, may biyahe pa rin po ng aeroplano dito sa airport ng Kusame City. Sana na po ay ligtas po tayong lahat. Lalo-lalo na po yung mga matindi pong tinamaan itong Bagyong Christine. Hanggang dito na po itong video natin. Maraming salamat po sa inyong panonood.